Hello guys! Welcome back to my channel. So, may lakad tayo ngayon. Ngayon ko, bibilin yung aking camera. Yung aking pang-vlog. So, mainit siya. Ayan, magbabike ako. Tapos, magpapayong papuntang station. So, hindi ko muna kayo masasama sa aking papuntang station kasi cellphone lang tong gamit ko at nakabike lang ako at kailangan ko pang magpayo kasi mainit. So, balikan ko kayo mamaya guys. Magpapunta na ako dun sa store. Bye! Date guys, nandito na ako ngayon sa stationery. Ay, after 1,000 years, nakarating din. Sobrang tirik na tirik ngayon yung araw dito sa Taiwan. Nung nakaraang linggo, ulan, diretso siyang ulan ng ulan. So hindi ko pa alam kung anong oras yung alis ng tren. Baka mamaya naiwan na ako. Pero sanay na akong maiwan. Kaya ko namang magantay ng iba. Yung mas deserve ako. Anong nangyayari sa akin? Bibili lang ako ng camera, ba't ganito ako humugot? So, 11:55. Mas 11:54 na. Hingal na hingal pa ako. Teka lang. Yun, may laman pa ang ating bus card or yo-yo card dito sa Taiwan. Oh my God, mahulog na. Ayan. Ah, hingal na hingal. So, ayun. Sa mga nakakaalam kung paano gamitin yung bibilin kong camera, turuan nyo ako mamaya kapag na-upload ko na to. Turuan nyo ako kung paano gamitin yung sa settings niya, kung paano ayusin yung mga autofocus, ganun, kasi hindi naman ako marunong. Hingal-hingal pa talaga ako. Ah, update din sa aking mukha. Papansin nyo, kintab siya. Naglakay lang ako ngayon ng sunblock eh. Parang wala naman pang nagbabago, no, sa nilalagay ko. Tapos nagbabakbak siya, no. At, napaka-sexy ko pang maglakad. Papaalis na pala. So, dito tayo sa walang tao. Kasi masikip dun eh. Ayan, ang daming tao. Pero mas marami pag linggo. Sabado or linggo. Ano ba ngayon? Biyernes mo. Bababa. Bababa lang tayo. Tapos, mahaba-haba pa yung lalakarin kung papunta dun sa store. Ayoko naman sumakay ng bus kasi baka lalo ako maligaw. Hindi ko alam kung saan ako exact bababa. So yun, makikipagsiksikan muna si Mayora. At dahil tamad akong maglakad, sakay tayo ng elevator. Medyo wala akong pakialam ngayon sa mga nasa paligid ko. Kasi alam ko naman na puro sila mga Taiwanese. Parang.
Pero pag may Pinay at di ko naman kilala, siguro hindi naman ako ganong mahiya. Maganda yung station nila dito kasi free charge. Free charging sila. So magandang tumambay. Tapos di ka pagbabawalan. Wala namang limit. Maluwag din yung station nila. Tapos nakikita mo yung progress talaga nila. Parang yearly, may pagbabago sa station nila eh. Talagang pinapaluwag nila, gano'n. So, tatap lang tayo. Ayan. Malabas na tayo ng stationery. Guys, sino dito sa inyo yung mga kagaya ko na ano? Kahit gumagamit ng mga lip gloss, ganun. Kaya hindi rin naman talaga mahilig talaga mag-lipstick. Pero dahil nagbabasak or nadadry yung lips ko, mas lalo kong inayawan mag-lipstick kasi mas lumalala siya pag nag-a-apply ako eh. So ayun, huwag na kayong magtaka kung lagi akong walang lipstick at makeup dahil hindi ko rin naman talaga siya hilig. Hindi pa tayo nakakalayo guys. Haggard na ako. So, ito yung bungad pala ng station. May paganyan sila. Tapos may, ano ba yan? Paro-paro ba yan? Paro-paro yata yan. Hindi ko alam kung bakit paro-paro yung ilagay nila dyan. So, nung nakaraan, nung pumunta kami sa store, may kasama ako. Ngayon, walang sumama sa akin. Walang may free time sa room namin. Kaya ako lang mag-isa. So, may susundan naman ako ng ano. Ay. Ang init. Ay, my God. I'm so hot. So, ayun. Diretsyon ka na lang tong way na to. Makapagod siya. Na sobrang init pa ngayong araw na to kaya. Tour na rin to sa inyo dito sa Taiwan. Pero dito lang naman malapit sa amin. Excited na ako sa camera ko. First time ko to. Dati wala, hindi ko naman talaga siya parang hindi ko naman gustong-gusto talaga magkaroon ng camera dati. Pero dahil nga nagba-vlog naman na tayo, kakailanganin ko siya. Pero hindi lang naman dahil sa pag-vlog. Para rin sa memories. Ganun, pag-uwi ako sa amin, sa bahay. Para ma-record ko yung mga rare moments namin sa bahay. Ganun, kasi madalang ko lang naman silang makakasama. So, kailangan din talaga siya. Pero hindi naman siya talagang priority, hindi naman talaga siya need. Want lang siya, pero parang reward ko na din sa sarili ko na nagtatrabaho dito. So, ayun. Init. Salamat nga pala sa mga nakapag-subscribe na sa akin at sa mga hindi pa. Kung pinapanood nyo ito ngayon, pagkatapos nyo mapanood itong video na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kahit wala pa talaga akong mabibigat na content. Wala pa kasi akong gaanong time guys dito. Kasi syempre, may trabaho pa ako, ganun. Tapos, OT-OT. Kaya, kapag naisisingit ko lang siyang gawin or kaya makapag-video, saka ko lang siya ginagawa. Pero pag-uwi, sana kahit araw-araw makapag-upload ako, no? Sana matuwa kayo at may matutunan kahit pa ganito lang yung mga videos ko, ano? Kasi
ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon na gusto kong gawin, ganun, lalo yung kasama yung mga magulang ko. Ganun. Gusto kong, ewan ko, hindi kasi ako sweet na tao, pero gusto ko siyang, gusto kong gawin. O, sino sa inyo yung kagaya ko na hindi rin sila showy sa magulang? Pero ako naman yung, sabi ko naman na ano, hindi ko naman bubuhatin yung sarili kong bangko, ano na, kunwari, mabait, ano. Pero, naging mabuti naman akong anak sa kanila. So, kahit hindi ako showy, sa iba kong way pinapakita. So, naging matino naman ako. Nakatulong naman na ako kahit kaunti. At gusto ko pang makatulong. Gusto ko nga lahat ng luho, maski luho nila maibigay. Pero syempre, isa lang yung katawan natin, di ba? So, ayun. Ang init. Ramdam na ramdam ko. Tignan yung pawis ko, oh. Pawis na ako. So, balikan ko na lang kayo mamaya, guys, kasi nangangalay din ako. Nakakangalay din pala siya pag ano. Lalo pag wala pang, ano ka dito, tripod na gamit. Kaya shaky talaga siya. So, mamaya na ulit, guys. Siguro, pa-vlog na lang ako mamaya pagkadating na sa store. Bye-bye! Ayun na tayo. Ayun na siya, guys. Ayun na siya. May kasama na siya. Hi! Together with the friend already. Hi guys! Welcome back! So ngayon, pauwi na ako. Sorry, hindi na ako nakapag-film sa loob ng store kasi kausap ko sila. Baka marinig niyo yung mga barok kong pag-checkwa or pag-Chinese. Hindi naman ako magaling mag-Chinese. So, nagkaintindi na naman kami. So, ito na siya. Nasa bag ko yung ano, nandyan yung camera ko kasi mabigat siya kapag nilagay ko lahat. Ito kasi yung mga free niya. Pero yung isa dito yung tripod. Ay. Guys, may kukwento ako sa inyo. May pagre-reveal ako sa inyo. Alam niyo bang kulang yung pera kong dala? Ay, hindi naman. Sakto sana siya. Kasi bago pa ako pumunta dito, alam ko na talaga yung exact price niya. Kasi kachat ko na sila sa line. Sinabi na nila sa akin yung price. Ngayon, edi ako naman, nagdala ako ng pera. May sobra naman kaunti. Kasi may mga free na siya, diba? So, inaasahan ko na yung tripod ko, parang fix na siya dun sa camera. Fix naman, pero hindi siya, ano, parang pang standy lang siya. Hindi ko siya pwedeng ganituhin yung ganto. Hindi daw pwede. So, so, ayun, dun nagkulang yung pera ko ng very, very light. Kaya, pinapalitan ko siya. Tapos, buti na lang naloloko-loko ko pa yung ano, yung mabait kasi yung cheche doon. Yung nagtitinda, love na love doon niya tayong mga Pinay or Pinoy na nagbibili doon. Kasi marami siyang customers na Pinoy tsaka Pinay. Binibigyan daw niya ng discount. So, nag-usap kami, kinumpiot ko yung pera ko, tinignan ko pa talaga sa wallet ko. So, ang una kong sinabi, 25, sinabi ko na talaga yung price, ano? Sinabi ko yung buo kong, ano, yung buo kong parang buo lang siya. Pero meron naman akong 200 pa na extra, hindi ko na lang sinabi kasi 200 lang naman na. So, ayun, nung kinumpute niya, kasama yung tripod na pinili ko, na pwedeng ganito, hen, yung handy na ganito. Magkano yung bigay niya sa akin doon? 1.8 yata or 2K. Binigyan niya lang ako ng discount. Tapos yung total niya, kulang ako ng ipay. Kulang ako ng 100 NT. Sabi ko, I'm sorry, Che. Kulang yung pera ko. Sabi ko, ganito lang yung pera ko. Sorry, kasi ang alam ko, ganito yung, eto na yung price talaga. So yun, sabi niya, it's okay, sabi niya. So binigay na lang niya sa akin yun. Sabi ko, ay pag bumalik na lang ako dito, bibigay ko. Sabi niya, hindi na, ano ka ba, konti lang yun, sabi niya sa akin. Ipay lang naman yun, sabi niya. So parang nahihiya lang ako na nakahingi na nga yata ako ng discount na malaki. Kasi mabait siya. Ayan na naman ako, no. Pero ayun nga, nakahingi na nga ako ng discount, tapos kulang pa yung binigay ko. Eh maganda kasi, mahal daw kasi nabili kong tripod. Kasi may, parang tatlong ano na siya.
tatlong gamitan iba-iba. I-explain ko mamaya pagdating sa dorm namin. So, slash unboxing na to. Pero baka separate ko na lang yung video ko dun sa unboxing. So, yun guys, lakad-lakad ulit tayo. Napakadaldal po. Init-init pa. Pabalik na ako sa station. Tapos, imbis na mag-grocery pa ako, grocery pa sana ako ng mga cookies ko babaunin. Wala na pala akong pang cookies, guys. Naubos. Pero okay lang yan. Minsan lang yan. So, kinikilig ako kasi nabili ko na talaga siya. Ay, naku. Tapos, naburaut ko pa yung nagtitinda ako. At least, nakatawad na ako. Tapos, ayun, nagkulang naman talaga. O, di nakatipid pa ako. Pero kung talaga namang labis yung pera ko, di ba? Talaga, bibigay ko naman talaga siya. Pero parang naging maganda na rin na nagkulang kasi nilibre na nila. 100 din yun, ah. Oh my God. So, ayun guys. Kakapain ko pa yung ano niya, yung settings niya kasi hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Tapos, syempre, sasanayin ko pa yung mata ko na hindi tumingin ng ganyan dun sa may screen. Kasi dito pa nga sa cellphone, napapatingin ako sa screen eh. So, ayun. Sana maayos ko siya ng maayos. Tapos, yung 4K niya na... Ano yun yung 4K daw na... Last up na. Na bagong feature ngayon dyan sa Canon G7X Mark III. Hindi ko pa siya alam kung paano gamitin. Tapos, pinaset ko naman na sa kanila na i-autofocus. Basta, explore ko na lang mamaya yung camera. Pero low bat na daw eh. Kaya kailangan ko pa siyang i-charge. Ayun. Mamaya na lang guys. Pag nakarating na ako sa station, babalikan ko ulit kaya mamaya. Bye! Hi, what's up guys? Nandito na ako sa station. Bumili lang ako ng milk tea. Kasi ang init. Pagdating ko dito, saktong kakaalis lang nung ano, nung trend papunta dun sa Tansi. Ay, mamaya pa ako, 1:39. So, waiting muna tayo. Kitang-kita nyo na yung pagbabalat ng mukha ko. Tapos, stress na stress. Hindi na yan sunblock guys, pawis na yan, kaya makintap. Ang wish ko lang sa bago kong camera, sa unang-una kong camera pala na gamitin ko mag-vlog, sa pag-vlog. Sana mapuno siya ng mga nakakatuwang memories, gano'n, nakakaaliw. Tapos magagandang video sana yung mag-create ko gamit yung vlog na yun. Ay, gamit yung camera na yun. Tsaka sana matibay siya. Sa mga marunong nang gumamit ng camera na gagamitin ko, mag-comment naman kayo dyan sa baba kung paano siya gamitin. Para hindi na ako mga pa at kung saan-saan pa ako mag-search kung paano siya gamitin talaga. Nahabol ko pa yung hininga ko. Pagod na pagod ako. Ang init kasi hindi na ako nakapagpayong kanina. Mag-suggest din kayo kung anong mga gagawin ko. Ano yung mga gusto nyo pang ipagawa sa aking videos na yung tingin nyo kaya ko gawin. Ganon. Pero pag uwi ko talaga, sana magawa ko yung mga nasa isip ko na content. Tsaka sana makisama yung mga magulang ko. Ano? Baka ba may mawirduhan sila sa akin. Hello guys. First time tong mangyayari sa akin. Yung biglaan kaming papalipat sa kabilang ano. Sa kabilang lane ng station. Dilipat daw kasi dun yung sakay. Eh, ilang minutes na lang. So, kailangan akong bibilisan. Sabi, saan si Jotang? Naintindihan ko naman yung sinabi kahit kaunti, no? Nalilipat daw kami. Kasi mga kasamahan ko na sa kabila, nag-evacuate na. So, sumabay na lang ako.
dito na tayo. Dito daw siya dadaan. Eh, no, may ilaw kasi. Eh, galing kami dun sa kabila kanina. Galing pa kami dun. Nakapagpahinga na ako kanina doon, tapos lumipat pa kami. Umakyat pa kami ng ano, hagdan. Kaya bumalik yung hingal. Hingal level 102. Ay. Ang dami namin lumipat, oh. Katabi ko tong ano. Ano ba tong tawag dito? Security guard ba yan? Traffic enforcer dito sa station. Diba? Masusunurin yung mga tao dito. Hindi talaga kami nalagpas sa nila. Meron silang hawak na ganyan. Tapos sila na yung magsasakay. Kaya kahit yung mga disabled person dito, kaya nilang bumiyahe mag-isa kasi maganda naman yung transportation nila dito, maayos. Nakakarating sila ng maayos sa pupuntahan nila kahit malayo pa. Minsan nga, nakakita ko ng mga parang super tanda na pero nakakapagbiyahe pa mag-isa, nakakapag-bus. Nang sila lang mag-isa, wala silang kasama. So, yun naman yung maganda dito. Hindi sila maasa. Kasi sa atin, di ba, masyado tayong maawain, ganun. Lalo sa mga lolo-lola natin, ganun. Hindi naman masama yun. Okay na okay yun. Pero dito talaga, pinapatunayan ng mga matanda dito na kaya nila. Kaya nila yung sarili nila.后面走哈，六车那边比较少人哈，这边人太多，可以往六车移动哈。区间车旅客可以往四到十二车分散哈，后面越后面车厢人越少，这边车厢人太多了，尽量往十一车那边走哈。 Hindi ko na alam yung nangyayari. 941A na si Beisang, no? May ina-announce tong dalawang tong magkabila. Hindi ko na-intindi. Bahala na kung saan ako makapadpad nito. Pero first time to nangyari. Lagi naman ako pupunta dito. Pero ngayon lang to. Nilipat-lipat yung ano. Delay pala yung ano namin. Yung train na sasakyan ko, delay siya ng 8 minutes. Ba yan? What a disasters. Dami with S. Tapos parang nagkakagulo sila ngayon. Bahala kayo dyan, magkakatagpo rin yung mga gusto nyong mangyari. Dito naman na yung trend. Sa amin ba yan? O, yan na nga. Thank you.
Kumain na tayo, guys. After 1,500 years, makakasakay na din sa Claudia. So, hindi na ako maasang makakaupo. Ayun o, ganyan sila guys, magpasok ng mga ano, mga disabled person. Tapos may area talaga sila kung saan sila mag-i-stay, yung mga kunwari may naka-bike ganun or naka-wheelchair. Ewan ko kung naiintindihan ko yung sinasabi ko ngayon, nag-iingay dito sa station. Pero yan, medyo maraming tao. Dito pa ako sa dulo na punta. Ayun, mamaya na lang guys. Babalikan ko kayo mamaya pag naka-uwi na talaga. Bye-bye!